Kumusta kayong lahat dyan? Magandang araw. Ngayon dito 11 o'clock ng tanghali. Meron ako isang sewing machine dito na pagawa. So, stay lang kayo habang ginagawa ko. Kasi ito ayaw mag-cut some thread from bobbin to needle. So, I'll try to fix it. And also, hindi siya umiikot. Stuck up siya. So possible need some kind of gear or lubrication lang. Bumuksan ko siya and then I'll show it to you guys. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. I'll try my best para ako magkaroon ng view and subscriber. Ako po ay gumagawa ng mga machine ng ganito. Puro ano lang. Gusto ko lang makatulong sila kasi sa shop po dito ang pagpapagawa is on the spot is $75 plus if they need to change some parts abutin ng almost $100, $150. So it's mostly dito, it's better to mas maigi dito bumili ng bago kaysa magpa-repair. So marami po ditong makina na hindi na nagginagawa. Ang ginagawa nila, idinodonate na lang sa mga Salvation Army or trip store. So yung iba naman, pinipick up nila at naghahanap ng murang magpagawa sa pagawaan. Ako po, ang singil ko lang is 35, including everything. 1 month warranty. Ngayon, kung may parts po na dapat palitan, ino-order ko pa po sa China lahat ng aking mga parts. Dahil mostly naman sa China galing ang mga parts ng makina. So it's take a while, about around a month bago ko ma-receive ang mga parts uli. So and then habang ginagawa ko po naman ito, binibideo ko para nakikita ng customer. Ang ginagawa ko, binibideo ko siya. Tapos sinisend ko sa kanila ang diferensya through messenger sa video. Kaya po sila ay medyo nagtatrust sa akin. Nung naisipan ko lang po mag-vlog ng ganito is too late na. Yung pong cellphone ko puno na ng memory ng mga nagawa kong makina. Meron po akong the oldest one na makina na nagawa ko is 1925. Singer. Mga ano sila, yung mga wala silang option kundi trading lang, tahi lang, walang sigsag, wala pong option. Kaya minsan po nakaka-order ako ng parts, minsan naman sa mga used parts na ginagawa ko, binibigyan nila ako sa eBay. Sa eBay ako kumukuha, tapos nagpapagawa sila or yung mga old na talaga wala ng pag-asa maggawa, kinikit nila mga parts. Kaya po ako ay marami nang nagawang makina. Sa totoo lang, napakarami na. Siguro, kung tutuusin ko, siguro mga daan na rin piraso. Kaya naisipan ko mag-vlog. Na-share sa inyo na ako ay mahalang mag-vlog at the same time, palibasa nga ako ay senior na, hindi nagtatrabaho, walang income, kundi yung inaasahan ko lang na CPP ano ko contribution ay kung ako po ay nasa magandang apartment ay it's not enough including yung aking mga expenses sa bahay. Kaya po ako ay nakakuha ng senior apartment building na mura lang ang renta. So anyway, dyan po kayo at manood kayo habang ako ay nagkakalikot ng aking gagawin. Kung maputol po to aking live streaming na ito habang ginagawa ko ay pasensya na po kayo at i-continuous ko na lang po hanggat hindi tapos ang makina. Pero normally po, pag ako'y gumagawa ng makina, pinakamatagal ko na 2-3 oras. Ngayon po, kung kailangan ko nga ang parts, binibilang ko ang buwan dahil naghihintay ako ng delivery ng parts. Pero yung ginawa ko po nung isang araw, it takes only around an hour dahil itinaming ko lang naman po tapos sa aking lubrication sa loob
medyo matagal lang dito yung pagbabalik dahil po yung ibang makina is plastic. Talaga pong to, hindi na talaga. Kaya maraming makina ngayon na tinatapo na lang, throw away, kung tawagin. Kasi nga, hindi worth it yung paggawa. May nabibiling makina, katulad nitong makina na to, Singer. Ito po ay worth mga $150 lang. Ngayon kung ipagagawa nyo, pare-repair nyo, at estos kayo ng 150, eh hindi po worth it. It's rather to buy a new one. Ang ano lang po dito, ang option lang po dito kasi, yung kung memorable sa inyo yung makina ko, regalo sa inyo, ayaw nyo na ayaw nyo itapon, at tayo naman mga Pilipino, eh mahilig magkalikot at mahilig maghanap ng manggagawa na mura. Pero ang mga client ko po ay hindi lang Pilipino. Mostly po ang client ko is out of city from sa mga barangay, barrio, mga Mennonites, mga native na Canadian, originally native. At saka meron din puti. Tsaka di yun, no, yung mga katulad natin, mga migrant dito, mayroong Bombay na nagpapagawa sa akin. Kaya lang, walang pinag-iba sa ugali ng Pilipino, kuripot. O, ay siya. Ay sige po, sisimulan ko na itong aking pagkukulikot at nang matapos na ako. Ano po? Okay, sandali po. Panoorin nyo na lang po ako ba ako'y gumagawa. Sandali lang po at aking binabakapan ng camera ko sa cellphone ng aking paggagawa para may send ko po sa aking client sa may-ari ng makina. Okay. Sana hindi maputol ang aking video. Hindi malubat. Pero, let's see. Medyo mabagal po akong kumilos kasi putol po yung dalawa kong daliri. Yung pinakadulo. Mabagal pong magtanggal ng mga tornilyo, lalo na kung maliit.
yun, nasira. Okay.
That's why. Kinamita ng cooking oil. Where's my parts? Ito po ang sira nung makinang ito. Papalitan ko po. Pero kailangan ko mapagalaw siya. Ikot na po. Hindi na siya stuck.
Ginamitan lang siya ng cooking oil. Okay. Okay, puputuli ko muna po ang video kong ito dahil ako po ay nagugutom. It's 11:30 na po dito. Ako ay kakain muna. Magsasahing pa ako. Ipupost ko na muna po. Ikukututuloy ko na lang mamaya. Thank you po at ipakikita ko po sa inyo pag tumatakbo na siya at nakakatay na. Okay, salamat po.